pagkain at sambahin ang Panginoong butihin. Ingalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa ating ay nalang. Tanay inakonihan, hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa ay paggunita kay San Sixto at ang kanyang mga kasamang mga martir. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa lakas ng loob na dulot ng Espiritu Santo, gawin mo kaming matutong manampalataya at matapat na sumamba pakundangan sa pagbibigay mo kay San Sixto at mga kasama na mag-alay ng kanilang sariling buhay para sa salita mo at katotohanan ng inihayag ni Jesus na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto, doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling at binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito ay kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, bakit ninyo ako isinuong sa ganitong kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak?
hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin niyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa aking napopoot ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalita naman yun ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lumakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw, papuntahin na po ninyo sa mga nayo na mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya
ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay yon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At bumalik ako mula sa aking misyon sa Dawson, Yukon, Canada. Dumating ako dito noong Miyerkules at ngayon ang at nakikipag sumasama lamang ako sa misa, yung konselebrasyon. Ngayon ay unang misa ko dito sa pambansang Dambana at Basilica Minore ng ating minamahal na itim na Nazareno. Kaya ako'y naninibago. Ang ating pagbasa ay sapagkat napakadaming tao dito sa Quiapo. Doon sa mission ko, dahil nandun ako sa napakalayo, liblib na lugar, kung taglamig, minus 50 degrees centigrade. Puti buhay pa ako. Eh, kakaunti lamang yung tao doon. Kakaunti lamang. Walang lumalabas nga, basta winter. Pero mabalik tayo dito. Napakadaming tao. At sabi ni Jesus sa kanila, sa kanyang mga apostoles, kayo ang magpakain sa kanila. Isang malaking responsibilidad dito. Nagreklamo yung mga apostoles. Paano na? Gusto nila, muwi na kayo. Tapos, kanya-kanyang kain na lang. Pumunta na kayo sa bahay ninyo. Doon kayo kumain. Eh, gusto ni Jesus ay pakainin ng lahat. Kayo ang magpakain sa kanila. Eh, sabi ng mga apostoles, nagreklamo sila, eh, lilima lamang ang tinapay. Dadalawa ang isda. Eh, paano pa mapagkakasya natin ito? Pumunta tayo sa unang pagbasa sa Aklat ng Mabilang. Nagreklamo si Moises. Ay! Ayoko na! Ang titigas ng ulo ng mga taong ito. Gusto ko na lang mamatay. Di ba, minsan naisip natin na nabibigatan tayo sa responsibilidad natin. Mabuti na lang siguro. Mamatay na lang ako. Di ko na kaya to. Suko na ako. Bakit siya nagsalita ng ganito? Eh, mareklamo mga Israelita. Kasi sawan-sawa na sila dun sa mana na galing sa langit. Gusto nila, ano? Karne. Bawang at sibuyas. Pipino at pakwan. Kalista ba dito? Ginutom ko na ba? Nagutom na ba kayo? Marunong pala silang maggisa. Ako na rin sa mission, di ako marunong magluto. Para gigisa ka, kailangan mo ng bawang at sibuyas, di ba? Gigisa ka para sumarap, di ba? Gusto ng mga Israelita, masarap na pagkain. Eh doon, bato, kakasawa na ito. Kaya nagreklamo, karne! Kaya nagreklamo si Moises. Buti na lang, ano ba ito? Mabuti na lang, mawala na lang ako sa daigdig na ito. Ganon din ang reklamo ng mga apostol. Paano natin mapapakain? Napakadami nila. Iilan lamang, 5 tinapay at 2 isda. Mga kapatid, baka ganito tayo. Ha? Tuwing misa, ano ba itong paring ito? Ha? Ano ba yung maraming expectation tayo, yung mataas ang ating ito dapat, ito ganyan. Eh, minsan lang, ang Diyos, napakapayak, napakasimple, napakaordinaryo. Marami tayong mga hinihingi. At ang aral sa atin, maging kontento tayo sa ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ito ang huwag natin hangarin na mga maraming mga bagay.
maging kontento tayo at kung meron tayong biyaya na labis o sobra, matuto tayong makibahagi sapagkat paano natin mapapakain ang marami? Yung iba sa atin na merong nabiyayaan, matutong magbahagi sapagkat magkakaroon ng milagro ng pagpaparami ng mga pagkain kung tayo mamamahagi sa isa't isa. Lahat makakakain. Walang mananatiling gutom. Meron pang labis kung tayo'y matutong magbahagi ng mga biyaya para sa isa't isa. Una, isaisip natin na tayo'y mga magkakapatid. Hindi ito kanya-kanya. Tayo'y magkakapatid sa iisang Diyos. At sa magkakapatid, may mga naiiwanan, may mga nahuhuli, may mga hindi nabiyayaan. Ang mga pinagpala, buksan ang kanilang mata sa kagutuman, sa kahirapan ng mga kapatid na nangangailangan. At kung nagtutulungan tayo, ito ang milagro. At sa misang ito, pinagdiriwang natin ang mirakulo, ang milagro na tayong lahat ay iisa, na ang Diyos ang nag-aalaga sa atin. Sa tulong ni Maria, malapit na po ang piyesta ng Buena Ora. Ako po ang magbimisa sa tanghaling tapat, Buena Ora at ni San Jose. Nawa mapahalagahan natin sa pagkapayak ng Eukaristiya, nandoon ang nakatagong mirakulo para sa ating lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit at hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Ang tugon po natin, Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa, sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa panalangin at maging halaging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan ng buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw na walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyan pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming
sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan ng samin, maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir. At ipagkalo mong aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Sixto, ikalawa at mga kasama ay pinararangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong martir, sa inyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Sixto Ikalawa at mga kasamang martir, si San Kahitan, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kayong
nauuhaw sa mundo. Dali, kumain, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan, tanda ng pakikipagtipan sa bayang kaniyang hinirang. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumain, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkalo mo ang kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gusto ko lang magpasalamat sapagkat maraming mga sumusubaybay galing pa sa ibang mga bansa, lalong-lalo na kung saan ako nagbimisyon. Kaya nandun ako sa napakalayo, napakalamig na lugar. Ito'y doon sa Dawson, Yukon, Canada. Ang obispo doon si Bishop Hector Villa. At iilan lang kami mga pari. At napakalawak ng teritoryong kailangan namin paglingkuran. Sa mga Pilipinong pamilya, komunidad sa White Horse at sa Dawson, binabati ko po sila, lalong-lalo na ang tumutulong sa akin, ang Verde Flor family. Kaya may shout out ako. Kaya sabi ko ay magdadasal ako para sa kanilang intensyon at kapakanan. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag noon na ikaw lang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa
salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,